Yun! Welcome back to my YouTube channel, and today's episode, meron po akong ipapakilala sa inyo at meron tayong special guest. Alright, tawagin na natin. Alright! So, good morning and good day to all of you. Ito sa mga kasama natin. Okay, so this is Princess the Corgi. Say hi! Ayan. Next! Okay, bigat! Yeah. And this is Jasmine the Corgi. Alright, si Jasmine, siya po ay island born, pero import po yung kanyang parents. Yan. Import parents from Vietnam. So, mapapansin po ninyo, ayan, long coat po siya. Tricolor, so mayroong black, red, and white yung kanyang markings. At yung coat naman po niya, siya ay fluffy coat. Yan. So, para sa akin, fluffy coat yung isa sa pinakamagandang klasiko ng corgi. Jasmine the Corgi, siya ay, I think, one year old. Yan, 1 year old siya. At ang price po niya ay 100,000. 100,000 pesos po ang bili ko sa kanya. At syempre, meron siyang PCCI or Philippine Canine Club na papel. So, yung kanyang parang birth certificate sa tao. Ayan. So, very sweet po ang mga corgi. Kung papansinin po ninyo, ito si Jasmine, napakabait po nito. At ito naman si Princess. Come, Princess. Ayan. Princess the Corgi. Ayan. So, ito yung pinaka-unang-unang corgi na binili namin, at sweet din to syempre. So hindi ganun kahaba yung coat niya, unlike dito kay Jasmine, siya yung long coat. Ito hindi siya standard coat, pero fluffy din siya, no? Parang medium coat ito yung tinatawag natin. Hindi ganun kahaba yung kanyang coat, hindi rin siya standard coat. Okay, so yung markings naman niya, siya ay red and white. So, si Princess ay 2 years old na. Okay, so 2 years old na to. So, medyo silosa kasi to si Jasmine. Eh, si Princess. Ayan, pero napaka-sweet niya. Medyo silosa nga lang. Gusto niya yung attention na sa kanya. Okay. So, dito, siya yung unang-unang breed na binili namin na corgi. At ito po ay 160,000 pesos ang bili po namin. Siya po ay imported, or import po siya, direct import from Vietnam. Okay, so Vietnam pa po ito binili. Pero binili po namin siya sa aming kaibigan, kila Stephen Taing, tsaka kay Maria Espeso Taing. Yan. Shout out sa inyo. Yan. Sa lahat ng mga gusto pong mag-alaga ng corgi, pag-aralan nyo po silang maigi, dahil sila po ay talagang excessive yung kanilang pag-shed. Yung shedding nila, twice a year sila nag-shed. So, kapag ka sobra-sobra yung shed nila, grabe, para silang mawawala na ng, alam mo yun, ng balahibo. Minsan mukha na siyang natipos pagka nag-shed. Kaya hindi naman nakaka-apekto yun sa kanila. So, natural lang po yun, or normal lang po yun. Kagaya nito, si Jasmine, yung isang corgi namin na to, ngayon nag-shed siya, so medyo manipis yung kanyang coat ngayon. Pero kapag normal na ulit yung kanyang coat, sobrang fluffy, sobrang kapal, mas makapal yung coat nito dito kay Princess, okay? Especially kung mga naka-carpet kayo sa bahay ninyo, makikita ninyo yung mga ano nila, yung mga balahibo nila sa mga dito, sa mga sofa ninyo, sa mga carpet, minsan nasa lamesa nyo na. So, minsan nilalagay lang namin sila sa isang kwarto para, o kaya nandoon lang sila sa isang space kapag ka nag-shed, para hindi po kumakalat yung kanilang mga balahibo. Okay? So, ito po yung mga corgi natin. Sila yung mga inaalagaan po natin dito sa house. Okay? So, they're all home-raised dogs. Okay? So, hindi naman masyadong mahirap mag-alaga ng corgi. Kailangan mo lang talagang mag-dedicate ng time sa kanila,
kasi talagang gusto nila yung pinapansin sila, bibigyan mo sila ng mga treats, papakainin mo, matakaw tong mga to eh. O, matatakaw sila. Sila kumakain sila mga 3 times a day. So morning, lunch, and dinner. Tapos bukod pa dun sa mga snacks nila, like, binibigyan natin ng mga treats. So, syempre, dog food yung kinakain nila, o kaya milk, yan, pinag-alternate ko, at never sila nagsawa sa kanilang mga kinakain. Okay, kasi hindi rin. Pero same dog food lang, same milk lang, pero never silang nagsawa. Pero kasi pag kumakain sila, bibigyan ko sila limbawa ng lunch. Pag ayaw nilang mag-lunch, ni-skip ko yun, tinatabi ko yun kaagad, para pagdating ng hapon, minsan, gutom na sila. So, kakainin na nila yung ano, kaya sila kundi kumain. So, ganun lang yun. Huwag nyo silang maging pakainin ng iba, ng kung ano-ano, kasi magiging picky eater sila. So, mapapagod at papapagod kayo sa kakahanap ng pagkain na ibibigay nyo para sa kanila. Okay? So, mga corgi, yan, nasa malamig din sila na lugar. Kagaya na kapag sobrang init, naka-aircon lang sila. Okay, naka-electric pa naman kapag hindi ganun kainit. Para gumanda rin yung mga coat nila. Okay, so bukod sa mga supplements na binibigay natin o pinapainom natin sa mga corgis natin. Okay? So, Pembroke Welsh Corgi talaga, kung may mga nagtatanong na kung natural ba na wala silang buntot. Ayan, tingnan mo, kagain ito. Ayan. Wala silang buntot. Pero, para mag-confirm doon sa kanilang standard, habang baby pa sila, pinuputol na yung kanilang mga tail. Okay? Pero some are, wala pa kasi nakikita, pero may mga nagsasabi na may mga pinapanganak na corgi, na, or Pembroke Welsh corgi, na talagang wala pong buntot. Okay? Pero para mag-confirm po sa kanilang breed standard, kailangan puputulin ang kanilang mga buntot. So, mas much better na at least 3 to 5 days old pa lang, kapag ka-feeling ninyo malakas na sila, dapat ipakat nyo na yung kanilang mga tail. Okay? So, syempre, I suggest na talagang sa mga professional vet po kayo magpakat ng kanilang tail kaysa yung sarili lamang para at least mas safe. Okay? Makabagod ang bigat! Next! Alright. At yung mga corgi na talaga, sobrang ang tatalino nila, parang ang bilis nilang mag-train. Kung magagaling kayo mag-train ng mga dogs, matatalino sila, mabilis sila maka-pick up or maka-catch ng mga mga tricks. Ayan. So, sa ibang vlog natin, papakita natin yung mga natutunan ng mga corgis natin. Okay? Ayan. So, once again, thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe na rin po para po siguro updated po tayo sa ating mga upcoming video. Tandaan po natin, all dogs have their own unique personality. Once again, this is Herrera of King of Paws, Kennel. Ciao!